Hi guys, welcome back to my YouTube channel, Rhea Vlogs here. Today is Wednesday and 3 days na akong naka home quarantine kasi nag-positive ako sa COVID. So, ang hirap guys ng aking ng pakiramdam, I think I had the not really really worst na COVID, pero I had a trouble breathing the other night, and yung stuffy nose, tapos headache, fever, high fever, tapos last night headache again, yung so far sakit ng ulo ko guys, tapos nilalagnat pa rin ako until now. May gana naman ako kumain guys, nandun naman yung aking appetite, hindi naman na loss yung appetite ko, tapos yung ating pang-amoy nandun din, na amoy ko pa naman yung mga may pang-amoy ako ganun. Si Frankie guys, kinukulit ako, pero yung problema ko lang guys, medyo naging short yung paghinga ko, parang ganun. Pero I feel okay naman na ayun, 7 days akong quarantine. So the New South Wales health sent me a message this morning na yung quarantine ko ay hanggang Monday. So Tuesday, kung I feel better na, papasok na ako sa work. Pero yung quarantine ko hanggang Monday, kasi 7 days yun. So yun. So nagkaroon ako ng symptoms guys ng COVID nung Saturday night. Saturday morning when I get up. Kasi may pasok pa ako noon guys sa work. Nagpapasok pa pala ako sa work noon Saturday. So, yun, masakit yung aking yung aking throat. That morning, antigen. Negative naman yung result sa aking COVID antigen test, and then pumasok pa ako kasi sabi ko baka lang yun, yung kasi sa weather dito sa Australia medyo malamig tapos mainit ayun, pero negative ako. And then umuwi pa ako guys, nag-check na naman ako ng ng tanghali, negative pa rin. And then Sunday, it's a Father's Day, so lumabas kami ng asawa ko, tapos yung anak niya at saka yung girlfriend niya, pumunta pa kami ng ng restaurant kasi mag-dinner nga kami, pero negative din ako guys on Sunday. And then papasok ako ng work Monday morning, kailangan kaming mag-test talaga kasi binigyan kami na sa workplace na kailangan namin mag-test every morning kapag papasok kami sa work. So, nag-test ako, guys. And then, still negative. And then, sabi ko, iba talaga, may symptoms talaga ako. Akala ko, meron lang akong trangkaso kasi sumasakit na yung aking katawan, tapos yung aking ulo, tapos medyo yung ilong ko, barado. Ayun. Negative pa rin ako guys. So, nagtrabaho pa ako ng Monday hanggang 12 o'clock. And then, yung pag-uwi ko, doon na ako nag-positive guys. Nag-check na naman ako. And then, sobrang positive siya talaga. Sobrang bilis. Pag-test ko ng antigen, yung 2 lines niya, lumabas kagad guys. So, ayun. Tinawagan ko yung boss ko to let them know na COVID positive ako, and then sinuggest niya na magpa-test ako ng PCR, yung proper one.
para kasi minsan nagkakamali daw sa ano eh, sa RAT test. So I had a PCR that day. I think before 2 o'clock kailangan ko mag-PCR, and then my husband too kasi close contact ko siya. So yun, dumating yung result I think 12 midnight from the pathology na positive yung result. So yun. So that night, doon na ako nagkaroon ng worst na symptoms like short breathing and then fever, chills, like that. So yun. Ang hirap, guys. Ang hirap. Meron naman na ano na kapag nag-COVID positive ka na, ang symptoms mo lang is okay, pero sa short breathing ako, pero nawala naman na, that was Monday night na yun yung akin naramdaman. And then last night, yung katawan na masakit, super. So yun lang guys, stay safe kayo na ano, ingat kasi meron kasi na nagpa-positive na okay lang yung kanilang mga nararamdaman. Pero meron din na matindi, ganun, kagayan. Sa akin naman, hindi naman masyado. Kaso, syempre, natatakot ako na, yun, mahirap, diba? So, yun nga, nag-message, may NSW message ako, yung health na kapag nahirapan ako minga, tawag lang ako ng ambulance na, and let them know na ako COVID positive para maano nila ako, maasikaso sa hospital, and then ibibigyan nila ako ng kung anong dapat gawin kapag yung sobrang hindi ka na makahinga. Pero maano pa naman, okay pa naman ako, kaya ko pa rin naman nakakaya ko pa rin naman tiisin. Kaya so nandun talaga yung feeling na yung paghinga ko is parang kinakapos talaga, guys. So yun, at the moment, nandito ako ngayon sa lounge kasi wala naman si Dwayne dito. Nasa work, yung asawa ko. And then, naka-separate ako ng room. So, kailangan ko itong disinfectant. Mamaya, ulit, itong lounge room kasi naghawak ako sa mga, tawag dito, sa mga doorknob. So, kailangan ko na naman linisin. And then, babalik na naman ako doon sa aking other room na doon ako natutulog sa gabi. So far naman, yung husband ko is still negative. So sana, finger crossed na stays negative lang siya. Ayan guys, yun lang yung story ko. Story ng COVID ko, na COVID positive. Kailangan nyo mag-ingat guys kung maaari. Kasi yung COVID, yung virus nandiyan pa rin talaga. So sana mag-ingat kayo kasi mahirap magkasakit. Okay lang sana kung yung mga symptoms o yung mga nararamdaman nyo is yung wala kayong maramdaman, yung okay lang, yung simple lang, ganun. Ayan, hanggat maaari, mag-ingat kayo. Always wearing mask, tapos gloves. Ayan, kung nag-work man kayo, wear mask talaga. O kung pupunta kung saan-saan. Kasi hindi ko alam kung sa work ko to nakuha or maybe sa shop sa supermarket o kaya sa restaurant na pinuntahan namin nung Sunday. Pero yung aking symptoms, naramdaman ko na kasi Saturday pa. So, probably sa work ko to talaga nakuha kasi may mga positive naman kami doon. So, yun lang guys. At sana ay mag-ingat kayo palagi. Bye! Yun lang yung update ko kasi hindi ako makapag-vlog ngayon kasi nga naka-quarantine ako. So, yun lang guys. Bye-bye!